You know, welcome back guys sa ating channel. At bago lang tayo magtuloy-tuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell para palagi kayong updated. At gusto ko lang i-shout out ang aming mga kaibigan. Unang-una si Shirley Anoyo Barrio, yan aming pong kumariya na taga Bulacan din, ano. Kumusta? At sumunod kay Beethoven Crasco na nakabase ngayon sa may Canada. Ayan, kumusta tayo diyan Beethoven? Maraming salamat sa iyong laging pagtulong sa ating channel. God bless po sa inyong lahat. Ayan guys, ano, ang una pong ating coin na ipakikita ay ito pong kay Mercy Edmond Bastica. Good day po sir, pakicheck din po itong coin ko kung legit na error coin din po siya. Maraming salamat po and more power po. Ayan, salamat sa iyong pag-share ng coin at kung meron ka pa dyan, share mo lang. Ang iyo pong 5 piso 1997 ay error nga siya. Legit error po ito na kung tawagin ay mga die adjustment strike. Error po yan kasi may portion siya dyan sa may right side na nawala na yung Republika, yung Pilipinas, ano, nawala na siya. Tsaka yung face ni Emilio Aguinaldo, hindi mo na maaninag eh. Die adjustment error po ito at legit nga lang, hindi na ganun kaganda, no? Kasi kung gusto natin ipagbili ito, malabo na siyang mabibili, no? Sumunod kay Bilyarina AJV. Good day sir, sukli sa tricycle, brown color, nang nilinis ko yan, ang kinalabasan blue at bronze at may mga error pag nasinaga ng araw blue. Salamat, pwede mong magamit sa content mo sir. Ipasado, thanks. Okay, at ito na paunlakan naman natin na ipakita ang iyong coin para alam ng mga viewers natin yung mga gantong error coin. So may mga nakita na ako nito eh, parang sa part na to, no? Corrosion yan, you know? Mga die corrosion yan na maaaring na damage na siya, ano? Kaya nagkaganyan kasi parang nagkaroon ng chemical reaction, maaaring ito ay na-expose sa chemical kaya parang nagka nawala yung metallic, nawala yung pagka-metallic niya at naging bronze ang kulay. Damage coin po kapag ganito. Kaya keep hunting lang tayo at makakadali rin tayo syempre ng talagang yung mga major error na talagang po pwede nating ipagmalaki, no? Sumunod kay Liberato Pedrosa. Meron po alaga ganyan 5 piso, so meron din daw siyang alaga si Liberato Pedrosa. Ayan, tingnan natin ang iyong coins. Wow, sa unang tingin mapapawaw kayo kasi talagang legit na legit error ito. 5 piso BSP series coin 1997 without mint mark, made in Canada ito kasi wala siyang mint mark eh, no? Pag may mint mark, BSP yan. So ang iyong legit error 5 piso ay para sa akin ito yung tinatawag ng mga para siyang grease error, no? Na hindi nga lang sumobra yung pagka kasi meron kasi mga grease error na talagang akala mo yung nilamukos na eh, no? Ayan, sumunod kay Roy Flores. Ito po idol, anong klaseng error naman to? Tsaka iba ang kulay kumpara sa common coin. By the way, hindi ko binibenta ang coins na sineshare ko. Ayan, hindi nyo dyan binibenta, no? Salamat pa rin sa iyong pag-share, Roy Flores, no? Marami na siyang naipakita sa atin at nagagamit natin. At tingnan nyo naman yung kanyang coins ay talagang napakaganda at error na error talaga ito. Tingnan natin ulit. Excuse me. Ayan, no? Parang match eh. Pero hindi naman match dahil para sa akin ito ay yung mga structure cloth error. Ganun po yan, ano? Ayan, sumunod. Idol, ito yung sinasabi ko sa iyo na NGC na tulad ng binlag mo na 10 piso BSP 2017 na parang English series. Kasi pag sinabing English series, guys, yan yung pag binaligtad mo, no? Halimbawa, nasa Ubers ka. Tingnan natin. Ayan. Nasa Ubers ka ganyan. Pag binaligtad mo yan, oh, diba? Ibig sabihin po niyan, guys, kapag ganyan ay rotated die error perfect 360 degrees ang nangyari. So legit ito. Ayan, kita nyo naman, no? Wow, diba? Wow, error to. So napakagandang hawakan ito, yung mga legit error mo.
at ba't may cutics ka sa kuko, no? Ayan. So alam niyo guys, meron nga nag-comment na sabi, madali daw naloloko pang video. At yung sa 10 piso natin na ganyan din ang error, yung 360 degrees rotated eye error, ay pick daw po yun, no? Pwede raw iba to yun sa pader, no? Yung mga komento mong gano'n, nakalimutan ko lang kunin yung pangalan mo, eh, no? Dapat mag-aral ka, matuto ka na lang sa pagkukulik, hindi yung magko-comment ka na parang alam mo ang lahat, eh. Kaya nga gano'n ang comment mo kasi wala kang alam, no? So advice ko sa'yo, manood ka at matuto. Tingnan mo to, masasabi mo bang pinagdikit yan? At hindi gagawin ng mga subscribers ko yan kasi totoong tao yung mga nagsusuporta dito, no? Kaya ikaw, magbago ka na. Ayan. So congrats po sa inyong mga napakagandang mga koleksyon, mga error coins. Ayan, special to mga error coins natin. At huwag po kayo mag-alala, yung mga variation po ng mga coins natin ay hindi po yan mababaliwala. Nagkakaroon lang tayo ng mga series ngayon na ipinakikita natin yung mga special coin ng ating mga supporters, no? At syempre, kayo na gusto rin magpakita ng mga major error coins kagaya nito, share lang sa Kalimay Online Facebook page. At itong panghuli kay Alan De La Cruz, bro, may 6 akong NGC 1 piso 2019. Ask ko lang yung isa ay kung bakit makapal daw yung isa, eh. Oo nga, no, tingnan nyo guys, dito sa may pinaka huling huli sa right side, kita nyo naman agad, eh, ang kapal, di ba? Alam nyo, mayroon din po akong mga tinago na ganito sa mga 2018, makakapal siya, eh. At kung meron po kayo mga digital na timbangan, pwede nyo timbangin yan kasi meron mga specific weight yan na tugma. O kapag makakapal, para sa akin kasi pag makapal na ganyan, mukhang syempre mabigat ang timbang yan, mas mabigat ang timbang yan doon sa talagang kanyang timbang. Ibig sabihin po, kapag ganun, error coin po yun. So, maganda rin i-collect, no, yung mga kumakapal na ganyan. Ayan. Okay, bago lang tayo magtapos, gusto ko lang kayong pasalamatan yung mga nag-share ngayon, ha? At doon sa mga gusto kang mag-share, Kalimay Online Facebook page lang sa community. Ayan, yung malinaw na picture lang. At sa mga baguhan sa ating channel, subscribe ka na din para marami kang malalaman tungkol sa mga barya. Hanggang sa susunod po, God bless lahat.